Alright, magandang umaga po mga ka-Green. Muli ako nga pala si Raymer Sembrano at welcome po sa ating YouTube channel. So mapapansin nyo po ay nandito po tayo sa Maisan ngayon at ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mapaminsalang peste na umaatake sa ating Maisan na kung saan kapag napabayaan po natin at hindi po natin naagapan ang pagkontrol sa pesting insektong ito ay maaaring magkaroon ng mataas na kabawasan ng ating ani. Okay? So mapapansin nyo po dito sa aking likod. So ito, yung mga dahon po ng ating mais ay nangingitim-ngitim. So ito po yung indikasyon na yung ating pong mais ay tinamaan po ng peste na tinatawag nating corn plant hopper. Sa Ilocano, tinatawag itong talakitik at sa Tagalog ay tinatawag naman itong sungkabayo. Okay? So ngayon, aalamin natin. So ano nga ba ang corn plant hopper? Ano ba ang pinsalang na idudulot nito sa ating maisan? At ano ba yung iba't ibang paraan para makontrol at mapuksa ang mga pesting insektong ito na tinatawag nating corn plant hopper? Okay? So, mga ka-agree, kung gusto mo po yung ating topic ngayon ay huwag mo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Ngayon, mga ka-agree, ay papakita ko po sa inyo yung ating pong maisan na tinamaan ng corn plant hopper. Okay, sige, tara! So ano nga ba ang corn plant hopper? Ang mga corn plant hopper po or tinatawag din na CPH ay nagsisimulang umatake 2 linggo pagkatanim hanggang lampas 1 buwan. Tulad ng sinabi ko kanina ay kilala rin ang corn plant hopper sa Ilocano na talakitik, waya-waya naman sa Cebuano at Ilonggo, at sa Tagalog ang tawag po dito ay ngusong kabayo. Ang mga corn plant hopper po ay isang uri ng mapanipsip na insekto na laganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cagayan Valley at Mindanao. Kapag hindi po ito naagapan, ay maaaring magsanhi ng pagtatuyo ng mga dahon, maging ng bulaklak sa malalang kondisyon ay pati ang buong puno ng mais. Sa pagkain po ng mga bata at adult na corn plant hopper sa ating pong mais, ay naglalabas po sila ng malagkit na likido na kung tawagin po ay honeydew na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng amag. So ito po yung maitim na makikita natin sa ating mga maisan kapag inatake po ng corn plant hopper. Yung amag po na yun na sanhi ng pangingitim ng ating mais ay tinatawag po na sooty mold.
Ang mga babaeng adult corn plant hopper po ay may kakayahang mangitlog ng hanggang 100 sa loob ng isang linggo. Okay, dagdag kaalaman po mga kagri, ang development po ng mga corn plant hopper ay tinatawag na incomplete metamorphosis. So meron po kasi tayong tinatawag na complete metamorphosis tulad po ng mga stem borer. Mula po sa itlog ay magiging uod, tapos magiging pupa at magiging paru-paro or adult. Samantalang ang corn plant hopper po ay tinatawag na incomplete metamorphosis dahil po from egg, ang susunod po na yugto ay ang mga batang corn plant hopper or tinatawag po na nymph. So ang nymph po ay kinakailangang dumaan sa 4 na yugto para po maging adult ang isang corn plant hopper. So from nymph 1, magiging nymph 2, nymph 3, nymph 4, saka pa lang po siya magiging adult corn plant hopper. Mula po sa itlog ng corn plant hopper, pagkalipas po ng 11 hanggang 12 araw ay yun po yung kanyang incubation period bago po siya maging nymph 1. So sa nymph 1 naman po, 4 hanggang 5 araw ay magiging nymph 2 na po ito. At sa nymph 2, 3 hanggang 6 na araw ay ganap na po itong magiging nymph 3. So sa nymph 3, 6 hanggang 7 araw naman po, ito po ay magiging nymph 4 na. At pagkaraan naman ng 9 hanggang 13 araw ay ganap na po itong magiging adult. So sa loob po ng 35 hanggang 49 na araw ay makukumpleto po ng corn plant hopper ang kanyang life cycle. Ang mga corn plant hopper po ay isa sa pangunahing pesteng namiminsala sa maisan tuwing tag-init o taniman ng Nobyembre hanggang Pebrero. Mayroon po itong dalawang paraan ng paninira. Una, ang talakitik ay direktang kumakain at naninipsip sa halamang mais at nagdudulot ng matinding pangingitim at panunuyo sa dahon kapag di naagapang puksain. Pangalawa, ang talakitik po ay isa sa naglilipat ng mikrobyo sa halamang mais at nagdudulot ng pagkapansot nito na nagiging dahilan ng mababang ani ng ating magsasaka. Gaano ba kalaki ang pinsala at pagkawala ng ani dahil po sa corn plant hopper? So ang mga halaman po ay tumitigil sa paglaki. So yun po yung tinatawag nating stunting. So ito po ay dulot ng pagkawala ng sustansyang nasipsip sa halaman. Ang mga dahon po ay natutuyuan na nangingitim at maaaring pagsimulan ng sakit sa iba pang dahon ng mais. Ang mga tinamaang halaman ay nagiging baluktot at nagbubungan ng maliliit na butil. Dahil dito, tinatansya nga mababawasan ang inaasang hani ng mahigit 10% hanggang 50%. So depende pa yan kung kailan tumama ang peste sa halamang mais. So paano ba sugpuin ang peste ng talakitik? So una, sa pagtatanim, isa sa mga solusyon para mabawasan ang pinsala ng talakitik ay ang pagsunod po sa tamang plant spacing sa pagtatanim ng mais. Okay? Sa pag-aani naman po, okay, sunugin at araruhin ang mga halaman, magsanay na ipahinga o yung tinatawag po nating fallow period ang maisan ng 2 buwan pagkaani upang mamatay ang natitirang mga corn plant hopper. Okay? So dating naman po sa paggamit po natin ng chemical o yung tinatawag po nating chemical control, so ang mga insecticide po na pwede nating gamitin upang puksain ang mga corn plant hoppers or talakitik sa ating maisan ay ang mga insecticide po na merong active ingredient na thiamethoxam, calbaryl, cypermethrin, deltamethrin, chlorpyrifos, metamil, at marami pang iba. So ito po yung mga example ng mga insecticide na yan. So ang mga insecticide po na yan ay mabibili po sa mga suking agricultural supply dyan po sa ating lugar. So hanapin lang po natin ito. Okay, patungkol naman po sa tamang pag-spray. Pag-spray po tayo sa 10 araw pagtatanim. Kapag may nakita na po kayong mga corn plant hopper sa atin pong mga maisan, ay mag-spray na po tayo. Okay, siguraduhin lamang po na ito ay tatama sa talbos,
sa ilalim at sa palibot po ng tangkay ng mais para po makontrol natin ang mga corn plant hopper. Okay, yun lamang po mga ka-agree. Kung marami po kayong natutunan at nagustuhan nyo po yung ating topic ngayong araw ay huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. So, yun lamang po at maraming salamat. Hanggang sa muli.